mini-series Vacation Mode. Kapag nagbabakasyon tayo, hinahanap natin ang magagandang tanawin. At kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, higit pa dyan ang ating makikita. That thing called hindi tinadhana. Year 2014, na-hype ang mga millennial to take a trip to Sagada. May and her friends went there to witness the breathtaking golden sunrise over a sea of clouds at Quiltepan Viewpoint. May really prayed na makita ang magandang view na yun. At 4 a.m., maraming turista na ang nakaabang for the sunrise. Pero dahil sa weather condition, they were not able to see the majestic sunrise view. Yung feeling na that thing called hindi tinadhana, nang hinayang talaga si May. Pero wala naman siyang magawa. Sa bus pabalik ng Manila, May saw a picturesque view of the sunset at the mountains of Cordilleras. It was an ecstatic moment for her. She was really touched with the way God answered her prayer to witness a beautiful view. Napawi ang panghihinayang at lungkot niya. Napalitan nito ng labis na kagalakan. Naisip nga niya, sa Sagada, kinailangan nilang magbayad para makita sana nila ang magandang sunrise, pero hindi naman yun natuloy. Pinakitaan naman sila ng Panginoon ng napakagandang sunset at libre pa. Praise God, the Lord is truly full of wonders and surprises. You know, when He withholds things from us, we can be assured that what He has in His mind is always the best. His wisdom is unfathomable. And when He orchestrates things, we will surely be in awe of His greatness. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. This scripture tells us that when God has a promise, He fulfills it because His word is true. To all of us who are waiting and trusting God to fulfill His promise, take heart. Kung feeling mo hindi tinadhana, panghawakan mo ang totoong pangako niya at tiyak na higit pa sa inaakala mo ang ibibigay ng Panginoon. Let's pray. Lord, nagtitiwala ako sa iyo sa bawat pangako ninyo. Kapag naiinip ako sa fulfillment ng promises ninyo, give me the grace to be steadfast in my faith. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Ngayon, paano natin to i-apply? Fulfill one simple promise you made to a loved one at libre mo na rin siya ng merienda. Pag-usapan ninyo ang mga pangarap na pinagpe-pray ninyo na tutuparin ng Panginoon. Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Thank you for joining us once again. Bukas abangan ninyo ang isa na namang magandang kapahayagan ng salita ng Diyos. Keep the faith. This is Miriam Kiambao Roberto. God bless.